Nalala ko kinabahan sa introduction, ang haba. Amen. Sige po, tayo muna yung makakaupo. Ayan. Sige po, minsan papalakpakan natin si Lord. Alright, ayan. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Ako po ay nagagalak, amen, sa pagkakataon na pribilehiyo na binigay po sa akin ng Panginoon para po makapagbahagi ng kanyang salita. But before I go on po, I just want to take this opportunity para po makapag-testimony rin. Kasi ang tagal ko rin po hindi nakapag-testimony due to work na laging late. Alright, so gusto ko po magpasalamat sa Panginoon kasi hindi naman, even though tapos na siya, but I just want to give glory to God. Amen. It's been a month na nagkasakit po ako. Ayan, kung napansin niyo po no mga nakaraan talaga, habang nasa stage ako, manas yung mukha ko. Tsaka yung tuhod ko dito talagang ano nagmamanas out of nowhere bigla na lang. Habang kumakain nga kami ng ni Karkar nung that night, napansin niya, sabi niya, "Te, ang taba ng mukha mo." Sabi ko naman sa kanya, "Baka tumaba ako." Baka lumaki ako. Ayun, tapos kinabukasan nung umaga, napansin ko, pagtingin ko sa salamin, grabe yung manas ng mukha ko. So sabi ko, ano nangyari? Iniisip ko kung ano yung mga kinain ko for the past few weeks. Sabi ko, wala naman. So iniisip ko, baka allergy po. Kaya hindi po ako agad pa-check up agad sa doktor. Parang inabot ko pa after 2 days pa bago. Kasi iniisip ko, baka allergy lang, may nakain ako or what. Tapos po yung pumunta ako sa doktor, kasi still pa rin I think almost a week din, 5 days din po akong nagmamanas. Tapos pag humihiga po ako sa gabi, talaga nahihirapan po ako huminga. So yun po, pumunta ako sa doktor, yun nga, sinabi ko sa doktor, anong nangyari, ganyan-ganyan. Tapos yung findings po sa akin ng doktor is, may sakit daw po ako sa puso. Sabi ko, Dok, sabi niya sa akin, baka may sakit ka sa puso, hindi mo lang alam. Sabi ko, Dok, wala naman po. Tapos sabi niya, it's either, ha, nagamot na. Tapos, ayun nga, tapos ang pangalawa niyang findings, may sakit daw ako sa kidney. Kasi nakita po dun sa x-ray is may something na water po sa kidney ko. Oo, may excess water. Tapos, yun. So, that time pa naman, 2 days na lang din, magbo-birthday na si Mama. So sabi ko, Kara, anong gagawin natin? Ganyan. Kasi sabi ng doktor sa akin, kung ako yung doktor mo, iaano kita, i-confine kita, ngayon din. Sabi ko, Kara, paano natin ito sasabihin kay ano, kay Mama? Sabi ko, kay Pastora Ronnie, Pastora, wag mo muna sabihin kay Mama kasi baka hindi na ituloy yung hinanda namin sa kanyang party. Ayun. Tapos yun, nagpipray kami. Every night talagang pinagpipray namin. Tapos, nag-second opinion po kami. Sinamaan po ko ulit ni Pastora Ronnie. Pumunta ng kidney center. Tapos, yung findings ng doctor is still the same dun po sa nadagdagan lang. Sabi niya, may sakit daw ako sa liver. So, naging tatlo na. Sabi ko, Lord, ano to? May sakit na ako sa puso, may sakit na ako sa kidney, may sakit pa ako sa liver. Tapos, pina-undergo ako ng mga ng lab test. Tapos lumabas po yung result after 2 days. And praise God, bumalik ako sa doctor ko. Amen. Pinabasa ko sa kanya yung result ng mga laboratory. And praise God po, nagulat siya. Oh, nandito ka? Akala ko naka-confine ka. Kasi nakita niya yung mukha ko talagang bumalik na sa normal. At praise God, kasi nung nabasa niya yung result po, sabi niya, negative po lahat. So wala po akong sakit sa puso, wala po akong sakit sa kidney, wala po akong sakit sa liver. Amen. Praise God, yung cause ng pagmamanas is parang allergy lang po. Yung nagkaroon po ako ng allergy before, ganyan, nagkaroon ng bacteria. But still, praise God po kasi hindi po ako nagkasakit. Amen. Nawala yung sakit ko. At salamat po sa Panginoon. Kaya may lesson din naman yun na hindi lahat ng pagkain dapat kainin. Ayan, sabi mo sa katabi mo, ayan, may conscious din tayo sa lahat ng kinakain. And lastly, bago po ako magtuloy-tuloy, gusto ko rin magpasalamat syempre kay Lord kasi talagang tunay nga po nakasaganaan talaga. Amen? Ayan, pinagkaloob niya. Ayan, wala siya dito po, nasa barko na siya. Ayan, salamat po sa Panginoon, ha? Kung nasan ka man, wala siyang signal ngayon. Anyway, sige po, tayo po'y pumikit. Baka saan po mapunta ang ating pag-uusapan. Ayun po, tayo pumikit.
Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, ayaan mo, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso't isip, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, I pray, Panginoon, sa mga nanghihina sa oras na ito. Lord, ayaan mo, Panginoon, na palakasin mo sila. Lord God, ayaan mo, Panginoon, Lord God, sa nangangailangan, Lord God, ng kasagutan ay tugunin niyo po. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ngayon pa lamang ang bawat isa na naririto, Lord God. At Lord, ayaan mo, Panginoon, na gamitin niyo lamang po ako, Lord God, bilang daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong salita, Lord God. Lord, maraming salamat. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Alright. Ayan, so, bago po ako meron po akong tanong. Ayan, mga mahilig magtanong. Sino dito nakakaalam ng ghosting? Or na-ghost na? Wala. Ay, eto po, wala po akong pinaparinggan. Sorry, ah. Hindi po ako humuhugot. Sadyang wala lang akong maisip. And I think this is the best example, ha? Never pa. Dito lang ako, ara. Hindi po yun yung yung literal na multo. Dahil sa mag-uundas na mag-November 1, hindi po yun. I mean, ghosting means, ito po yung sa magkarelasyon. Boyfriend, girlfriend, di ba? Tapos, yung biglang hindi nagparamdam. Alam mo yun, na biglang umalis na hindi mo alam ang dahilan. Pero wala namang ganun dito, di ba? Amen? Wala. Ano ba yan? So alam nyo na yung ghosting. Kailangan kasi na maintindihan natin kung anong ghosting eh. Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon. At ang ghosting, masakit yun. Di ba? Masakit yun. Sorry. Grabe makakarya. Masakit yun. Yung alam mo yun, nung bigla kang iniwan tapos di na nagparamdam. Yun. And I think, isa to sa pinakamalungkot, may napangyayari sa isang tao kapag dumating ka sa point na ganun. Right? Alright. Pero, what if, i-apply natin siya sa relasyon natin sa Panginoon. Amen. Tayo yung mag-ghost kay Lord. Amen. Ano kaya yung magiging stand? Ano kaya yung mararamdaman niya kapag dumating tayo sa point na pinagpapalit na natin ang Panginoon? Amen. Sabi po dito sa Jeremiah 2 verse 1 to 5. Alright. Yeah. Pero but sa chapter 1 po muna, sinabi dun, God said to Jeremiah, even if you're still young, amen, I'm gonna use you as a prophet. Ayan, sabi po dito sa chapter 2, dito nag-start na mangusap si Lord sa mga tao sa pamamagitan ni Jeremiah. Amen, in short, si Lord yung nagsasalita na ginagamit niya si Jeremiah para magsalita sa mga tao. Sinabi po dito sa chapter 1 verse 1 to 5, sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natandaan ko ang iyong katapatan nung bata ka pa, ang iyong pagmamahal nang tayo'y ikasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Amen. Sinasabi po dito ni Lord sa mga anak niya, naaalala mo pa ba nung bata ka pa, nung bago ka pa sa Panginoon? Amen. Naaalala mo pa ba, amen, yung grabe yung love mo kay Lord? Amen. Grabe yung love mo na kay Lord. Na, Lord, ikaw lang, sapat na. Amen. Ikaw lang, Lord, okay na ako. Amen. Masaya na ako. Lord, ikaw lang ang laman ng puso at isip ko. Amen. Naaalala po ba natin yun ng Monday pa lang, excited ka na mag-Sunday? Amen. Alam mo yung tipong-tipa nag-start yung praise and worship? Talagang grabe na yung iyak mo, grabe na yung luhod mo. Kapag nag-preet si pastor, talagang sinasalo mo yung akin yan. Amen. Naaalala po ba natin yung mga panahong yun? Amen. Yung grabe yung pagka-love natin kay Lord. Grabe yung katapatan natin sa Kanya. Amen na Lord, gusto ko lagi kitang napapasaya. Amen na Lord, gusto ko lagi kong nasusunod yung will mo sa buhay ko. Amen na Lord, na lagi kitang napiplease. Amen. Sige po, sumunod na verse 3. Ikaw, Israel, ay para kay Yahweh.
ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani. Pahihirapan ang sino mang mananakit sa iyo. Darating sa kanila ang kaguluhan, akong si Yahweh ang nagsabi nito. Amen. Praise God. Grabe, no? Grabe yung salita ng Diyos. Yung mga nangaapi daw sa iyo. Amen. Talagang disaster. Yung ibibigay sa kanila ng Lord, grabe yung protection ni Lord sa atin. Amen. Grabe yung pagmamahal ni Lord sa atin. Amen. Nararamdaman pa ba natin si Lord? Amen. Na dati, talagang nagre-response din kasi si Lord eh. Talagang pinagpapala ka niya, pinoprotectionan ka niya. Amen. Talagang nagpo-provide siya. Ang ganda ng relasyon natin noon kay Lord. Amen. Pero kamusta naman tayo ngayon? Amen. I know God will speak to us tonight. Amen. Hayaan natin, buksan natin ang puso natin, buksan natin ang ating kaisipan. Amen. Sa kayang gawin ng Panginoon. Amen. Di ba dapat po sa relasyon, di ba dapat give and take? Di ba? Hindi yung puro si Lord lang, okay, blessing, blessing, blessing. So, paano naman tayo? Ano yung pwede nating ibigay sa Panginoon? Amen. Pinili ka nga niya from scratch? Amen. So, sino pa naman tayo? Diba? Para hindi suklian, although hindi naman talaga natin masusuklian ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Sabi sa verse 4, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh. Mga anak ni Jacob, sambayanan ni Israel, sinabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian? At ako ay tinalikdan ng iyong mga magulang. Sumasamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Kaya sila'y naging walang kabuluhan din. Amen. Sinasabi ni Lord sa salita niya, bakit mo ako iniwan? Amen. Anong ginawa ni Lord? Bakit natin siya iniwan? Amen. May song nga yan eh. Kantayin ko ba? Ngayon lang po. Yung parang ano, tell me where did I go wrong? Diba? Parang ganun, diba? Yung sabi doon, bakit mo ako iniwan? Amen. Ang tawag po doon is ghosting. Alright? Israel, sabi doon sa salita ng Diyos, Israel went ghosting. Pagbigyan niya na ako, ako naman nagsasalita. Amen? Remember po, before sinabi sa atin ni Lord, amen, before sinasabi natin kay Lord, Lord, ikaw lang po yung first love ko. Amen? Lord, ikaw lamang po ang laman ng puso't isipan ko. Lord, ikaw lang yung priority ko. Amen. Grabe yung devotion natin kay Lord noon. Amen. Grabe yung pagbabasa natin ng Bible. Grabe yung panalangin natin. Grabe yung paghayo natin. Talaga sumasama tayo ng evangelism. Kung sumasama tayo ng caravan para lang magpahayag ng salita ng Panginoon. Yung tipong everyday. Everyday with you, Lord, ka talaga. Amen. Grabe yung pagmamahal ni Lord. Amen. Pero dumadating tayo sa point. Amen. May service, di ba? Yung halos ayaw na natin maghiwalay-hiwalay. Yung ayaw na natin matapos yung gawain. Dahil sa ganun kaano tayo eh. Ganun tayo ka-hunger. Ganun tayo ka-hunger sa Panginoon. Amen? Kasi nga, papalit na tayo ng mukha sa araw-araw natin pagkikita, di ba? Hindi naman lugi. Alright? Pero bakit biglang nagbago yun? Amen? Anong ginawa natin kay Lord? Amen? Sabi ni Lord, hindi naman pagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Hindi na magbabago yun eh. Sadyang mahal ka na niya eh. Amen? At siya pa rin ang Diyos doon. Siya pa rin ang Diyos ngayon at siya pa rin yung Diyos sa darating pa. Amen? Sabi dun sa verse 5, ano ba ang nagawa kong kamalian? At ako'y itinalikda ng iyong mga magulang. Amen? Sabi dun, they worship idols. Amen? Pinagpalit nila si Lord para lang sumamba. Doon sa mga idols na yon, hindi yun yung ano ah, yung American Idol, yung Philippine Idol, hindi yun. Tsaka hindi rin yung may ano, gumaganon ka. No, hindi yun. Amen? Huwag natin ipagpalit si Lord sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen? Idol means, in a biblical term po, ayan, idols can be anything we place ahead of God in our lives. Amen. Ito daw yung mga bagay na kahit ano pa yan, yung mas inuuna mo at mas nahihigitan mo pa. Amen. Sabi diyan, ayan, it is anything that takes God's place in our hearts, such as possessions, money, relationship, hobbies, sports, entertainment, goals.
Amen? Sa totoo lang, lahat po yan, ano eh. Lahat yan, blessing yan ni Lord eh. Amen? Wala pong masama dyan eh. Amen? I'm not saying na mali lahat niyan. Amen? Hindi sinabi ni Lord, binless ka niya sa trabaho niya, ay sa trabaho mo. Hindi mali yun. Amen? Ito po yung sinasabi ko na ito yung mga bagay na nauuna at nahihigitan pa natin si Lord. Ito yung mga idols na yun. Amen? And all of that is a gift. Amen? Gift is overtake. Amen? Itong gift na to, amen, nag-overtake to the giver now, we fall to sin. Amen? Meron nga pong merong isang kwento. Meron pong isang Kristiyano na nagpipray po siya kay Lord. And then, nagpipray siya na gusto niya magkaroon ng business. And God is faithful. He answered this prayer po. And binless po siya ni Lord ng itik. Sino dito gusto mag-alaga ng itik? Wala. Alright. Ayun, binless siya ni Lord ng mga itik. Tapos, this man talagang very dedicated siya kay Lord. Talagang every day ng buhay niya talagang nasa church siya. Alas stress pa lang, nagdo-dawn watch na siya, nagpe-pray na siya, nag-worship na siya kay Lord. Talagang umaattend siya ng mga Bible study, umaattend siya ng midweek, umaattend siya ng mga fellowship. Amen. Sa pag Sunday naman, talagang tatlo yung service nila. Monday, morning, tanghali, tsaka evening. Talaga nandun siya talaga. Tapos kaya naman din talaga siya, binless talaga ni Lord. Pero dumating yung point na, yun nga po, syempre itik, syempre dumadami yan, di ba? Hanggang pinalago ni Lord yung negosyo niya, nagsimula sa dalawa, sa lima, hanggang sa sampo, hanggang binless siya ni Lord. Tapos ginagawa niya, nagtuloy-tuloy pa rin siya kay Lord. Amen. Worship siya, itik, bantay ng itik. Worship siya, bantay ng itik. And then, one time, nakita siya, nagulat si pastor abang nagbe-preach. Wala siya sa gawain. So, after ng service, tinanong niya yung pamilya, yung anak, tsaka yung asawa. Sabi niya, asan po si daddy niyo? Sabi niya, ayun po, busy po, kababantay ng itik. So, ngayon si pastor, tinawagan niya. Tinawagan niya yung lalaki. Sabi niya, kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Hindi na kita nakikita sa mga gawain, hindi na kita nakikita sa mga fellowship. Alam niyo po, sagot niya lang is, busy po ako pastor, kababantay ng mga itik. Alright? Tapos one time po, nanaginip siya. Sa panaginip niya, nakita niya doon yung anak niya, tsaka yung asawa niya nasa langit. Tapos, eto nakakatawang part, nakita niya, so nagtanong siya kay Lord. So, sabi niya, Lord, bakit ako naiwan? Yung pamilya ko nandun sa langit. Alam niyo po, sagot lang sa kanya ni Lord, busy ka kasi kababantay ng mga itik. Alright? It makes sense, right? Amen, naintindihan po ba natin yung point na yon? Amen, huwag natin ipagpapalit si Lord kapag pinagpala ka niya. Amen, sa trabaho mo siya nagbigay niyan. Amen? Kayang kunin yan sa isang iglap lang ng Panginoon kung hindi ka naging tapat dyan. Amen? May sakit ka lang? Masakit lang ibon mo? Hindi ka naatin ng midweek? Alright? Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Amen? Huwag mong ipagpapalit ang Panginoon. Amen? Huwag natin ipagpapalit ang Panginoon sa trabaho natin or kung kahit na ano pa yan. Amen? Sabi ko nga kanina, lahat ng yan, yung mga hobbies na yan, possessions na yan, career, regalo yan sa atin ng Panginoon eh. And the purpose of that is to give praising to Him. Amen? Do para malugod ang Panginoon. Amen? And not to distract us, but to grow praising God's more. Amen? Kaya huwag mong ipagpapalit si Lord sa itik. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong ipagpapalit si Lord sa itik. Alright? Amen? That's the lesson of the story. Okay? Balik po tayo dun sa verse 5. Yung nangyari po sa Israel, grabe yung love nila kay Lord. At si Lord, grabe din yung protection talaga na binibigay sa kanila. Pinagpala sila, pinagaling sila. Talagang inabinigay ni Lord sa kanila lahat. Pero dumating sa point pa rin na pinagpalit pa rin nila ang Panginoon. Amen? Pinagpalit nila dun sa walang kwenta. Di ba sabi dun, worthless? Kaya sila naging worthless din. You know, yung kaaway, ang i-offer niya sa iyo, mga walang kwente. Amen? Yung kaaway, nandyan lang yan. Amen? The more kang lumalapit sa Panginoon, the more din yung kaaway na lumalapit sa iyo.
Amen. Kaya huwag mong hayaan. Amen. Hayaan mo na. I-choose mo si Lord sa buhay mo. Kasi if you gonna choose God sa buhay mo, amen, walang magagawa ang kaaway sa'yo. Amen. Huwag natin ipagpapalit si Lord sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen. Huwag natin ipagpapalit si Lord dahil tinatamad lang tayo. Amen. Na umatid ng prayer. Amen. Ng mga fellowship ng gamuain. Even Sunday, lalo Sunday, mawala ka na lahat. Huwag lang Linggo. Amen. Huwag natin ipagpapalit si Lord. Amen. But praise God. Amen. Dahil nandito ka. Amen. You're praising God. Amen. You're listening to the word of the Lord. Alam mo kung sino ka. Amen. At ikaw ang nakakilala sa sarili mo. Dumadating ka sa point na mahina ka. Dumadating ka sa point na ayaw mo na umattend. Amen. Dumadating ka sa point na struggle ka na. Amen. Gusto mo na bumitaw doon sa pagkatawag ni Lord sa'yo. Amen. But praise God. Amen. You choose Jesus sa buhay mo. Amen. Hayaan natin palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sasabihin mo sa sarili mo, Lord, I'm not gonna allow anything to stop me from praising you. Amen. I'm gonna go. Amen. I'm gonna sing. I'm gonna clap my hands. Amen. Dahil nothing can take away our devotion to the Lord. Amen. Nothing can take away our love to Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Hayaan mo na piliin mo si Jesus. Sabi diyan, choose Jesus over everything. Amen. Wala nang mas hihigit pa kaysa sa Panginoon. Amen. Kilala niyo po si Judas? Tingin ka sa katabi mo, hindi ikaw yon. Alright. Amen. Kasi si Judas, di ba, pinagpalit niya si Lord para lang dun sa silver. Alright? Okay. Yung prodigal son naman, talagang pinagpalit niya yung love ng father niya para lang dun sa pera. Amen? Pero sabi doon, powerful yung sinabi ng Bible eh. When he came to his senses. Amen? Minsan napapaisip ka na i-give up eh. Amen? Minsan napapaisip ka na i-give up yung integrity mo. Minsan napapaisip ka na i-give up yung devotion mo kay Lord. Minsan napapaisip ka na i-give up mo yung calling mo sa Panginoon. Amen? Pero pinapaalala ng Panginoon ngayong gabi, it's not worth it. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, it's not worth it. Amen? Sabi dito, sige na mga nagkamali. Bakit ko ginawa yun? Pinagpalit ko si Lord para doon? Amen? But the truth is, temptation is real and struggle is real. Amen? Nakakaloka talaga minsan eh. Amen? Maganda talaga yung ino-offer ng kaaway eh. Pero wala naman talaga. Amen? Ikaw lang yung lugi, bandang huli. Amen? Kaya huwag natin ipagpapalit ang Panginoon. Amen? Huwag natin ipagpapalit ang Panginoon sa kahit na anong bagay. Amen? I have 2 points lamang po. Sabi dito, fix your eyes on Jesus. I know that this word is very common na sa atin. Lagi na natin naririnig, basic na lang. But this word is very powerful. Amen? Kailangan natin maintindihan that fixing our eyes on Jesus is very important. Amen? Kasi tumingin ka lang sa kaliwat kanan mo, harap at likod mo, di mo mawawala ka. Mababackslide ka. But pinapaalala ni Lord ngayon, amen, na kailangan natin tumingin sa Kanya. Parang ano lang yun eh, alam niyo yung sa kabayo, yung sa kalesa po, di ba may ganun sila? Para hindi sila madistract. Amen, dapat para diretso lang yung tayo. So dapat ganun din tayo, diretso lang. Na kahit na anong mangyari, si Lord pa rin, bumalik pa rin tayo kay Lord. Si Lord pa rin yung tignan natin. Amen? Sabi po dito sa Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Amen? Minsan sa buhay natin, di ba, may mga pagpapala, minsan may victory, minsan naman, nasa trials tayo, nasa pagsubok tayo. Minsan, nasa taas tayo eh. Amen? Minsan naman, nasa mababa. Pero it's hard, sa totoo lang, it's hard to focus. Amen? Sa mga bagay na nangyayari sa atin, sa mga bagay na sitwasyon na nangyayari sa atin. Amen? Kahit nga minsan, is pagdating sa church eh. Yung pagdating natin, praise and worship, sabi ng ating pastor Benerson, taas po natin ating mga kamay, magpuri po tayo sa Panginoon.
Pero yung iba, abang nakataas, abang nagpupuri, ang layo ng isip. Ano kaya kakainin ko mamaya? Ano kaya lulutuin ni mama? Ano kaya ang ulam? Alright? Saan kaya kami? Amen? Diba sa totoo lang? Amen? It's hard to focus on fixing our eyes on Jesus. Amen? Kaya sinasabi ni Lord, amen, na struggle is real talaga. Alright? Amen? Sa totoo lang, minsan talaga struggle is real to fix our eyes on Jesus. And imagine na, ilang minutes mo lang gagawin yun. Pero pinag-uusapan natin dito, sinasabi ni Lord, is life. Amen? And the challenge is, if we really want to become faithful to God, amen, kung gusto mo pa, amen, let us fix our eyes on Him. Amen, tumingin lang tayo sa Kanya. Amen, the author and the perfecter of our faith. Amen, para kahit na anong mangyaring unos, kahit na anong mangyaring problema, amen, nandun ka pa rin, mag-i-stay ka pa rin sa Panginoon. Amen, pagalingin ka man o hindi, pagpalain ka man o hindi, dahil nakatingin ka sa Panginoon, amen, hindi mo iiwan ng Panginoon. Amen, you gonna choose Jesus sa buhay mo. Amen, dapat solid tayo kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, solid tayo kay Lord. Amen, let's go back to Jesus. Amen, Satan, sabi ko nga kanina, Satan will offer everything nang walang kwenta. Amen, bibigyan ka niya kung mga magaganda para sa mata mo. Amen, pero in the end, ikaw pa rin ang lugi, ikaw pa rin ang talo. Amen, kasi si Satan, ginagawa niya lahat para ma-distract tayo. Amen, sa pagtingin natin sa Panginoon. Amen, kumikulis ang kaaway, pero huwag tayo papatinag. Amen, huwag natin ipagpapalit si Lord. Amen, huwag natin siyang ipagpapalit. Nawa na laging sinasabi sa atin ng Pastor Glenn, maging buhay na natin si Kristo. Amen, na mamatay na tayo sa sarili natin. Amen, simula nung tinanggap natin si Lord as our Lord and Savior, amen, dapat si Lord na ang namumuhay sa'yo. Amen, hindi na yung sarili mo. Amen, sabi mo nga sa katabi mo, mamatay ka na sa sarili mo. Hatayaan natin na si Lord ay maging sapat na sa atin. Amen, si Lord maging sapat na sa'yo at sa akin. Amen. Yung nawa, pagkagising ko pa lang, na siya na yung pagkagising mo pa lang, na Lord, salamat. Yung siya na yung agad yung inuuna mo. Amen. Na Lord, ikaw ang kailangan ko. Amen. I'm gonna choose you. Amen. Na walang ibang option. Amen. Na kundi ikaw lang, magiging tapat ako sa inyo. Amen. I'm gonna fix my eyes on you, Jesus. Amen. Unahin natin si Lord. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, unahin natin si Lord. Amen. Walang kalugihan kapag inuna si Lord eh. And 101% kapag inuna mo ang Panginoon, amen, magiging smooth ang lahat eh. Magiging smooth ang lahat. Amen. Kapag inuna natin ang Panginoon. Amen. And number 2 is remain in Jesus. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, manatili sa Panginoon. Amen. Sabi dito sa John 15 verse 5 to 8, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can't do nothing. You can do nothing. Amen. In verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withered. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. And when, amen. And verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Amen. And it will be done for you. Amen. And verse 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Amen. You know, sabi ng salita, the secret, amen, of finding life is remaining in Him. Amen. Remaining in Jesus. Amen. Not in the things na mga walang kwenta. Amen. Because when you remain, sabi ng salita ng Panginoon, napakalinaw. Amen. You bear much fruit. Amen. You're gonna have abundant life. Amen. Amen. Masaganang buhay na alam mo kahit nagkukulang, but still, amen, nandun pa rin yung abundant life. Amen. And you will have gonna peace of mind na kahit anong pagsubok, amen, peace yung mind mo kasi may Diyos ka. Amen. Amen. Sabi doon, you will have love.
Amen. Kahit yung katabi mo, minsan hindi ka ibig-ibig, pero dahil binigyan ka ni Lord. Amen. Ang fruit of joy. Amen. Fruit of love. Amen. Diba? Mahal natin sila. Amen. You are growing. Diba? And nagmumultiply ka at lumalago ka palalo. Amen. Nakikita po, nakakita na po ba kayo ng sanga na siya lang, mag-isa? Diba? Walang ganon. Amen. Hindi naman yung sanga-sanga lang. Amen. Amen. Mamumunga na walang ganon. Dapat, amen, nakadikit lagi siya sa puno. Amen. At sino yung puno? Si Lord. Amen. Si Jesus. Amen. Dapat, amen, lagi siyang nakadikit. Lagi siyang nakakonekta sa Panginoon. Amen. Kaya sabi po dito sa Tagalog, amen, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa, amen, kung hiwalay kayo sa akin. Amen, napakaganda ng salita ng Diyos ngayong gabi. Amen, sabi niya Panginoon, choose Jesus. Amen, choose your relationship to Him. Choose your calling, choose your destiny. Amen, sa Panginoon. Amen, choose God's plan sa buhay mo. Huwag dun sa plano mo. Kasi pag sa plano natin, pwede tayong gumanon, pwede tayong gumanon. Pero pag nasa plano tayo ng Panginoon, everything will be okay. Amen. Nasa tamang landas tayo, nasa tamang daan tayo. Amen. Kaya sundin natin. Amen. Kung ano yung sinasabi ni Lord sa buhay natin. Amen. Remain in Christ. That's the secret. Amen. Pagkatiwalaan natin ng Panginoon, ayaw mo na lukumunik tayo lagi dun sa source. Amen. Sabi ng Panginoon, Matthew 6:33, amen, seek first the kingdom of God and all these things, amen, shall be added unto you. Nung sinabi naman ni Lord na tawag dito na remain in me, hindi naman niya yung sinabi para sa iyo, I mean, para sa kanya eh, para mas lalo maging God pa siya, or maging makapangyarihan pa siya lalo, no. Amen. Sinabi yun ni Lord sa iyo at sa akin. Amen. Kaya manatili tayo sa Panginoon. Again, hindi po kalugihan. Amen. Kung ikaw ay mananatili at mag-i-stay na kahit na anong mayayari, dumadating sa point na ayaw mo na, susuko ka na. But if you gonna remain on Him, amen, if you gonna fix your eyes on Him, if you gonna choose God, amen, over everything, amen, everything, amen, will be okay. Amen. Maaayos ang lahat. Naalala ko nga po laging sinasabi ni Pastora Ronnie. Na sabi niya kapag ano, na kapag lumayo pa siya sa Panginoon, kunin na lang ni Lord yung buhay niya. At yung naging heart ko po, yung talagang tinanim ko sa puso at isipan ko yun. Kasi wala naman na kwenta, di ba, kung mapupunta lang sa mundo yung buhay natin, simula na nakilala natin si Lord. Amen? At mas worse pa yung pwedeng mangyari sa atin. Amen? Kaya huwag na tayo lumayo sa Panginoon. Maraming Kristiyano na nawala na kay Lord. Maraming pastor na tumigil na sa paglilingkod. Marami nang manggagawa ang nawala at tumigil sa kung ano man yung mga ginagawa nila sa Panginoon. Nawala na yung apoy. Amen? Na binigay sa kanila ng Panginoon. Amen? Pero kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy lang tayo. Amen? Manatili lang tayo sa Panginoon. Amen? And that's the secret. Amen? Manatili lang tayo. Amen? Sabi ko nga kanina, walang lugi eh. Walang lugi pagdating kay Lord. Amen? Actually, the truth, yun nga sabi ko kanina, hindi naman sinabi ni Lord na manatili ka para sa kanya. Amen? Hindi manatili ka kasi gusto ko. Amen? Sinabi ni Lord para sa iyo at para sa akin. Amen? Kapag sinabi ni Lord, choose me, it's not for Him. Amen? Kapag sinabi ni Lord, fix on eyes, ano, on me. Hindi naman niya sinabi para sa atin lahat ng yun. Amen? Ganun kabuti. Amen? Ganun tayo kamahal ni Lord. Amen? Nayaan mo na pagkagising pa lang natin. Talagang, Lord, I want to obey you. Amen. I want to serve you with all my heart. Amen. Choose your calling to Jesus. Amen. Let us fix our eyes on Him. Na kahit na anong mangyaring pagsubok, amen, na minsan ayaw ka na sa paglilingkod mo. Amen. Ayaw mo na. Amen. Pero sinasabi ni Lord, choose me. Amen. Choose me. Amen. Hayaan natin na ibigay natin sa Panginoon ang lahat. Ibigay natin ang lahat. Amen. Hayaan natin yung ating mga mata effects natin sa Kanya. Amen. And tayo, dadatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Amen. Nawa, and I'll pray at maging puso natin, nadatnan tayo ng Panginoon ng may ginagawa. Amen. Na naglilingkod sa Kanya, na kahit na anong hirap, kahit na anong pagsubok, amen,
madatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod at may ginagawa sa Kanya. Amen. You know, mahal na mahal tayo ni Lord. Napakasimple lang ng word ni Lord eh. But I know it's very powerful. Amen. Dahil marami na busy na tayo sa ano eh. Kung ano-ano nung ginagawa natin, nakalimutan na natin yung first love natin. Sabi sa Revelation 2:4, you left your first love. Amen. Ibalik natin yung love natin kay Lord. Ibalik natin yung apoy natin sa Panginoon. Ibalik natin kung ano yung ginagawa natin ngayon. Ibalik natin yung kagalakan natin. Kasi kapag nawala yung joy, kahit ano pang ginagawa mo, kahit sa ano lang sa sekular ng trabaho lang kapag wala kang joy doon, di ka tatagal eh. Amen. Kaya ibalik natin yung joy. Amen. Sa paglilingkod. Amen. Sa ginagawa natin sa Panginoon. Dahil mahal na mahal tayo ni Lord. Amen. Ayaw niya na yung mawala pa tayo. At wag na natin isipin yun eh. Wag na natin maisip yun na mawawala pa ba ako kay Lord? No. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wag ka mawawala kay Lord. Amen. Sama-sama tayo. Amen. Sama-sama tayo mararapture. Amen. Sama-sama tayong, alam mo yun, magpupurit sasamba sa kalangitan. Amen. Kaya mahalaga yung salita ng Panginoon. Let us fix our eyes on Jesus. Amen. We need to remain in Him. Amen. We need to choose Him. Amen. Na kahit na anong mangyari, amen, piliin natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin si Lord. One final thought po that I'm gonna share. Sabi dito, He, she, it, they, whatever, God is always better. Amen? Kahit ano pa yan, kahit na anong bagay pa yan, God is always better. God is always the best. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, choose Jesus. Amen? Choose Jesus. Amen? Maikli lang yung salita ng Panginoon. Pero God reminded us, amen, to choose Him. Amen, kahit na anong mangyari. Amen, may dumating man dito mga militar. Amen, sasabihin sa atin, mahal niyo ba si Lord? Amen. Baka wala nang magtaas eh, no? Baka wala nang mag-response, lahat lumabas na. Pero no, kahit ano pa yan, amen, piliin natin ang Panginoon sa buhay natin. Ilagay na natin siya sa puso at isipan natin. Amen, sige po, palakpakan natin si Lord. Amen, sige po, tayo po'y tumayo.